Yan, magandang gabi mga katropang maglalado. So meron tayo dito ngayon mga bagong pisang sisiw. Ito po ay mga Decal Brown at may kasama Rhode Island Red at may kasama ding Barred Plymouth Trap. So yan, out of 34 na isinalang natin ay 8 yung nagpisa. So hindi po lahat ng itlog na ini-incubate o isinasalang natin dito sa incubator ay nagiging sisiw. Yan po ang katotohanan dyan sa pag-incubate ng itlog. So ano ba yung mga prosesong ginagawa natin para maihiwalay natin yung mga hindi mapipisa? So after 2 weeks po tayo ay nagkakandling para makita natin kung may similya. So katulad dito, 34 ito, nung 2 weeks tayo ay nagkandling, so may naalis na bunsing piraso. So ang natira na lamang ay 23. So ibig sabihin 23 yung fertile eggs o may similya. At dun sa 23 natira, hindi pa po yun lahat nagiging sisiw. Kasi meron po tayong mga tinatawag na dead embryo. Yan. Yun po yung mga mga itlog na kung saan yung embryo o yung sisiw na naform sa loob ay hindi na nagtuloy pag-develop. Namatay na. So, katulad dito sa ating 23 pieces. Yan, meron tayong 10. 3, 6, 9, 10. At meron na po tayong naalis dun na ilan ba yun? Meron dito naalis na po na nalit yung bryo din na 4. So yan, bali 14. So nangangahulugang 14 ang may dead embryo dun sa 23. So ano na lang, 23 minus 14 di ano na lang 23 minus 14 ay di ano, siyam ang natira. At doon po sa siyam, siyam yung nagpisa. Hindi po ibig sabihin na nagpisa na ay garantiya na yun na magiging healthy. Katulad kanina, siyam yung nagpisa, may isa na manghirido, ibig sabihin ay mahina. At pagbalik ko, pag-uwi ko nung hapon ay wala na, patay na. So ang natira lang is 8. Yan, 8 lang yung healthy. So yan po mga katropa ang katotohanan sa pag-incubate ng itlog. Yan, para po sa kaalaman ng lahat ng mga baguhan pa lang na nagpapa-incubate. Kasi baka yung mga baguhan ay mag-expect na lahat ng mga itlog na dadalahin nila ay magiging sisiw. So hindi po lahat nagiging sisiw. Yan. At pag kinocompute naman natin yung percentage ng percentage of hatching rate, yung hatching rate, bali ang computation po natin ay ano na lang, ang isinasama lang natin sa computation ay yung mga fertile eggs, hindi kasama yung mga walang similya. So katulad dito, 23 lang yung fertile eggs, out of 23 ang nag hatch lang is 8. So yun lang, 8 divided by 8 divided by 23, yun times 100, yun po yung
um,